Yo, kamusta? So, nandito tayo ngayon sa XAU USD. Kung saan na meron akong very recent lang na trade. Ano nangyari? Talo! So, talo. So, papakita ko sa inyo kung bakit ako natalo. And kung paano nyo maiiwasan yung ginawa ko para hindi ma-hit yung stop loss nyo. And ang mangyari is, ma-hit pa rin yung take profit nyo, lalo na pag napunta sa favor nyo yung price. So, yun lang. Enough of that intro. Ready ka na ba? Let's go! So actually, meron akong ginawang video nito kung paano ako pumasok, ano yung explanation. So sige, magpapakita ako ng very short clip niyan kasi nirecord ko eh. Medyo confident kasi ako sa trade na yan. Eto. Yo, kamusta? So dito tayo ngayon, may nakita tayong malupit na trade. Okay, so dito tayo sa XAUSD or sa gold. So ang trend, yan, nilabas ko yung 200 MA ko, dyan mo malalaman yung trend. Nagbukas ako ng stochastic. And pagbukas ko ng stochastic, ito ang nakita natin. Ayan, overbought siya. So, actually, pumasok na ako. Pakita ko sa inyo. So, ayan. So, dito tayo sa MT5 na XM. So, ayun. So, ngayon, running siya. Negative siya. Pero, ayun. Ito, positive tayo. Yung isa nating trade, yung CAD-CHF, hindi ko na-shoot to eh. So, check natin kung ano mangyayari dito. Babalitaan ko kayo. And, yun lang for now. See you later. So yun, napanood mo, 'di ba? So very confident pa ako, no? Tapos sobrang malakas tong support area na 'to. Yan, kung makita niyo, nakailang touches siya. Tapos nung na-break siya, kapag ganun kasi, ibig sabihin maganda yung support or resistance na area, most likely babalik talaga siya doon bago siya bababa. So yun ang bias natin dito sa XAUSD, bababa siya. Okay, so ang ginawa ko lang, imbis na gawin ko yung talagang tama na nasa trading plan ko, ang ginawa ko lang is, ayan, naglagay lang ako ng, from here, nilagyan ko lang ng ilang mga pips na extra, tapos sabi ko, hindi naman aangat na yan, pababa na yan. Diba? May mga ganun ka rin bang scenario sa trading mo na, di okay lang yan, ganyan, okay na yan. Diba? Hindi pala okay yun, so malalaman mo kung bakit. So, kapag tinuloy-tuloy natin to, yun, bumaba, ang ganda. Profit eh. Pero ano nangyari sunod? Ganda, pababa na eh. Pababa, no? Biglang, ano nangyari? Boom! Na-hit ang SL ko dahil hindi ko sunod ang trading plan ko sa paglagay ng stop loss. So, ano ba talaga yung magandang plan o yung pinaka-safe na plan, pinaka-safe na strategy para maglagay ng stop loss? So, ganito yan. Punta tayo sa indicators. Okay, then lagay mo yung lagi kong sinasabi sa inyo na gawin natin, yung average true range na hindi ko nagawa sa trade na to dahil nagmamadali ako. Di ba? So, no excuse yun na pag nagmamadali o hindi, kailangan sundin ang trading plan. So, ayun. So, balik tayo dito para mas makita natin. Ayan. So, dapat pala, nilabas ko ang average true range ko, which is ang dapat gawin natin lagi simula ngayon dahil natuto na tayo in the hard way. Diba? So, ayan, labas natin. So, dito ako nag-trade. So, titingnan mo, makikita mo yung price. Ano yung price na nandyan sa average true range? Yan, nasa lower left nakalagay, 3.88 yan. Tinapat ko lang siya dito sa pinaka-last na candle. And then, yan, makikita mo yung price sa baba. Again, ilan? 3.88. Ibig sabihin yan, 38 pips. Okay? So, 38 pips. So, kapag nilabas mo yung average true range mo, nakita mo na 38 pips, dapat, ang gagawin mo, ilalagay mo dyan sa week. Okay, pinakamataas na week, tapos magdadagdag ka ng 38. So, nakalagay dito 2.91. So, dagdag ka lang ng 38. 29 plus 38. Okay, yan. So, 70. So, ano nangyari? Nag-suffer yung risk-reward ratio natin. Imbis sa 2 point plus, naging 1.38 na lang, which is okay lang. Kasi day trading lang naman to. Ibig sabihin ng day trading, hindi naman sobrang layo nang iti-trade mo, hindi naman na swing trading to. Ibig sabihin ng swing trading kasi i-hold mo siya for ilang days. Ito kasi pag nin-trade mo, most likely mamaya-maya tapos na siya, nag-close na siya or kinabukasan pinakamatagal na. So okay lang yan kung risk-reward ratio mo is 1.38. Okay na rin yan. So ang goal mo nasa 1.5. Pero minimum talaga is 1. Okay, huwag kang lalagpas ng 1. Hindi pwedeng less than 1 ang risk-reward ratio mo. Alright? So, move on tayo. Kung ganyan yung ginawa ko, sinundan ko talaga yung trading plan ko, ito yung mangyayari. Diba? Na-excite ako pababa. Ang ganda na eh. Panalo na eh. Biglang, ano nangyari?
yun, hindi na hit ang stop loss ko. Hindi na hit ang stop loss. Kahit na umangat pa yan, nagkaroon pa ng retracement, nagkaroon ng pullback, umangat, hindi may hit ang stop loss ko. Okay? Tapos, tingnan mo nangyari sunod ah, kaya lalo ko nainis. Okay lang sana na hit stop loss ko, tas mali ako, dire-diretso siyang umakyat. Diba? Okay na ako. Hindi talaga, hindi para sa akin yung trade na yan eh. So, okay na ako. Kaya lang nangyari, umangat, na-hit yung stop loss ko, biglang ito ang nangyari. Boom! Tama talaga tayo eh. Diba? Konting tweak lang talaga sa trading plan natin. Talagang magiging profitable tayo, which is ito yung isang example. So, ayun, paano gamit? Paano yung ginawa ulit natin? Ulitin ko lang. Diba? So, kunyari, magpe-place ka ng trade. Magpe-place ka ng trade. So, kunyari, dito lang. Example lang to. So, hindi ko na masyadong strategize. Basta, kunyari lang, pe-place ka ng trade. Sige, i-forward ko para hindi sa impulse. Diba? Bumaba pa ng bumaba lalo. O yan. For example lang. So, ang gagawin natin, lalabas natin yung tool natin na let's say, magbabay tayo dito. Yan. Okay. So, paano ulit tayo maglalagay ng stop loss? Kunin mo yung wick na pinakamababa. Tapos, labas mo yung average true range mo. Okay, so for example, dyan ka papasok. Diba, dyan banda. Labas mo yung average true range mo. Ano nakalagay? 4.85. So, sa gold, ibig sabihin yan, 48 pips. Okay? So, ang gagawin mo, lagay ka dito, tapos dagdagan mo ng 48 na pips. So, yan, ilang pips na yan, yung stop loss natin. Nasa 47, 48. Sabi natin, mga 90. Okay ba? 95. Para sure. Yan, 92. Okay, and then, tsaka mo ilagay yung take profit mo. Okay, so ano yung risk reward ratio na minimum? 1. Okay, so pwede mo pang iangat to kung gusto mo. Yan, kung magsiswing trade ka. Okay, so ngayon nasa 30 minutes time frame tayo, most likely talaga pag nandito ka sa time frame na to, magde-day trade ka. Ibig sabihin, day trade, magbubukas ka ng trade sa day na yon, then most likely sa same day magsasara siya or basta more or less mga 24 hours lang pinakamatagal na. Okay, so yun lang. Hindi ko alam kung saan mapupunta to. Kala. Okay, so ayun, di basta share ko lang sa inyo kung paano yung ano, yan na-hit naman siya. So share ko lang sa inyo kung paano maglagay ng proper na stop loss. So ganun lang lagi. So anong gagawin ulit? Pag nakahanap ka ng trade, nakita mo na magbabay ka for example, then nakita mo na sa area of alignment na, then nakita mo may proper timing na. Okay, 'di ba nung sa una kong video, pinakita doon na yung timing ko noon is yung stochastic. Ganda na ng stochastic ko eh. So ngayon, ang challenge mo na lang is yung exit. So ulit gagawin, ilalabas ang average true range. Tapos, itatapat dito, etong tool na to, sell or buy position para makita mo yung mga pips. And then, pagkatapat, i-add mo kung ilan yung nakita mo. Yan, dito in this case, yung kanina 48, di ba? So dito ata banda yun, yan, 48. Then from here, di ba, tinapat mo na, ibig sabihin, tinapat mo na dito. Yung tinapat mo sa pinakamababang wick, then i-add mo kung ilan yung average true range ng time na yon, which is 48. So, nilagay natin nasa 95. Okay, 95 lagay natin. Okay. To be safe lang. So, bakit ba ganito maglagay ng ano? Bakit ba ganito maglagay ng stop loss? Kasi, pag hindi ganyan, di ba, ang minimeasure kasi ng average true range yung sinatawag na volatility. Ano yung volatility? Ibig sabihin yung paghataw ng price. Okay? So, ibig sabihin, ganyan, humataw yung price. So, katulad na nangyari kanina, ang paghataw ng price, sabi nasa 40 pips, so, umahataw siya ng 40 pips. Okay? So, ngayon, baka mangyari, dahil sa pagka-volatile niya, biglang mahit na lang yung stop loss mo, which is nangyari sa akin, dahil lang volatile siya, pero hindi naman talaga papunta doon yung direction niya. Which is yung nangyari din sa akin, muaba pa talaga siya. Volatile siya, naglaro siya dito, 'di ba? And then tsaka pumunta siya dun sa direction na na-predict natin. Okay, so iniiwasan natin 'yun na ma-stop out tayo, ma-hit yung stop loss natin dahil lang sa volatility ng market. Lalo na 'tong gold, very mataas yung volatility nito. Ayun, tinamo nga dito, nag-50, 'di ba? Nag-40. So again, ilabas mo ang average true range mo kapag maglalagay ka ng stop loss para hindi ma-hit ng volatility ng market ang stop loss mo. Very important kasi sobrang sayang lalo na kung tama yung prediction mo.
So, yun lang for this video. Very short lang. Ah. Remember, always follow your trading plan. So, huwag kang gagaya sa ginawa ko na nagmadali at bahala na dahil sinabi ko sa sarili ko, magaling naman ako, experience naman ako. Walang ganun! Always follow your trading plan. Always follow mate formula. So, yun, if gusto mo malaman ko ano yung mate formula, yun yung ginagamit namin ng mga students ko sa The 30-Minute Trader na program. Ayan. Click mo lang yung link dyan sa baba and register sa free training. And if you want more videos like this, subscribe ka lang sa channel na to. And if nakatulong tong video na to, i-like mo naman. If may questions ka, comment lang ng comment. Tanong ko lang din sa'yo, ano ba yung mga gusto mong klaseng videos na pinapanood dito? Gusto mo ba more on success story? Or gusto mo ba more on trading tutorial? Or gusto mo ba more on live trading? Or gusto mo more on trading mindset? So, pili ka dyan sa apat. Success story ba? Trading tutorial ba? Live trading ba? Or success mindset? So, ano pa yung gusto mo makita na video dito sa channel na to? Para at least, di ba, yun yung gagawin ko pa more often. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next video.